Maari sa ngayon ay nagtatanong ka kung paano makapag-apply ng work permit sa Canada. Sa video ito, malalaman nyo ang lahat tungkol sa work permit sa Canada. Employer-specific open work permit. Ano ang isang work permit? Sino ang maaari mag-apply para sa isang open work permit? Mayroon bang anumang mga kondisyon sa work permit sa trabaho? Paano mag-apply ng open work permit? Maaari bang dalhin ang mga dependent sa Canada na may open work permit? Maaari bang mag-extend ng work permit bago ma-expire sa Canada? Paano ma-extend or palitan ang mga kondisyon sa iyong work permit? Public policy ng open work permits para sa mga aplikante sa ilalim ng temporary resident to permanent resident. Benepisyo ng open work permit. Sa trabaho upang makapagtrabaho sa Canada. Sagutin ang ilang tanong kung hindi ka sigurado kung kailangan mo ng permiso sa trabaho o kung alin ang dapat mong makuha. Mayroong dalawang uri ng mga permit sa trabaho. Permiso sa trabaho na partikular sa employer o tinatawag na employer-specific work permit. Hinahayaan ka na magtrabaho na specific sa isang employer sa Canada. Ayon sa mga kondisyon sa iyong permit sa trabaho tulad ng ang pangalan ng specific na employer na maaari mong pagtrabahuhan, hanggang kailan ka makakapagtrabaho, ang lokasyon kung saan maaari ka magtrabaho kung kinakailangan. Bago ka mag-apply para sa isang permit sa trabaho na particular sa employer, dapat kang bigyan ng iyong employer kopya ng iyong kontrata sa pagtatrabaho. Isa sa mga sumusunod, kopya ng Labor Market Impact Assessment LMIA, alok ng employment number para sa LMIA exempt ng mga manggagawa. Open work permit sa trabaho. Ang isang open work permit sa trabaho ay nagbibigay daan sa iyong magtrabaho para sa sinumang employer sa Canada. Makakakuha ka lamang ng open work permit sa pagtatrabaho sa mga particular na sitwasyon. Ano nga ba ang isang open work permit? Ang open work permit ay isang work permit na hindi particular sa trabaho. Dahil hindi ito particular sa trabaho, hindi mo kakailanganin ang mga sumusunod kapag nag-apply ka para sa iyong permiso sa trabaho. Isang Labor Market Impact Assessment, LMIA, mula sa Employment and Social Development Canada, patunay na ang employer ay nagsumite ng alok ng trabaho sa pamamagitan ng employer portal at binayaran ang employer compliance fee. Sa karamihan ng mga kaso, kailangan mong bayaran ang bayad sa may hawak ng open work permit kasabay ng pagbabayad mo ng bayad sa work permit. Suriin ang listahan ng bayad para sa pinaka-up-to-date na mga bayarin sa application. Sino ang maaaring mag-apply para sa isang open work permit? Maaari ka maging karapat-dapat para sa isang open work permit kung ikaw ay isang international na mag-aaral na nagtapos sa isang itinalagang institusyon ng pag-aaral at karapat-dapat para sa post-graduation work permit program. Ay isang mag-aaral na hindi makatugon sa mga gastos sa iyong pag-aaral, dukadong estudyante, may permit sa trabaho na partikular sa employer at inaabuso o nasa panganib na maabuso kaugnay ng iyong trabaho sa Canada. Nag-apply para sa permanenteng paninirahan sa Canada ay isang umaasa sa miyembro ng pamilya ng isang taong nag-apply para sa permanenteng paninirahan ay ang asawa o common law partner ng isang skilled worker o international student ay ang asawa o common law partner ng isang aplikante ng Atlantic Immigration Pilot Program ay isang refugee, claimant ng refugee, protektadong tao o miyembro ng kanilang pamilya ay nasa ilalim ng hindi maipapatupad ng utos ng pag-alis, ay isang pansamantalang may hawak ng resident permit, ay isang kabataang manggagawa na nakikialok sa mga special na programa. Sa bawat isa sa mga sitwasyong ito, dapat mong matugunan ang mga karagdagang pamantayan upang maging karapat-dapat. Mayroon bang anumang kondisyon sa permit sa trabaho? Ang ilang kondisyon ay direktang isusulat sa iyong work permit. Maaaring kabilang dito ang uri ng trabaho na maaari mong gawin, ang employer na maaari mong trabaho, kung saan ka maaari magtrabaho, hanggang kailan ka makakapagtrabaho. Ang Regulation 185 ng Immigration and Refugee Protection Regulation ay naglilista ng lahat ng mga kondisyon na maaaring ilagay sa isang work permit.
mayroon ding mga karaniwang kondisyon na nalalapat sa lahat ng may hawak ng permit sa pagtatrabaho. Kahit na wala kang partikular na kondisyon sa iyong permit sa trabaho, kailangan mo ring magtrabaho sa isang employer sa isang negosyo kung saan may mga makatwirang dahilan upang maghinala ng panganib ng sexual na pagsasamantala ng ilang manggagawa, partikular na mga strip club, mga massage parlor at mga ahensya ng escort. Umalis sa Canada sa pagtatapos ng iyong awtorisadong pananatili, paano mag-apply ng open work permit? Ang proseso ng aplikasyon ng open work permit ay may ilang hakbang na dapat mong gawin, gaya ng mga sumusunod: get a job offer. Kailangan mo ng trabaho. Dapat magkaroon kang job offer galing sa isang Canadian employer upang maging kwalipikado sa work permit application. Dahil dito, kailangan mo magsimula agad at mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Maari ka mag-apply sa iba't ibang online resource o mag-sign up sa kahit anong headhunting services na may small fee upang ikaw ay hanapan ng trabaho. Kapag nakakuha ka ng trabaho at nakakuha ka ng open work permit, magkakaroon ka ng pagkakataong lumipat ng employer. Ngunit para makapagpadala ng open work permit application, kailangan mo ang trabaho. Mag-apply para sa visa at work permit. Kung matutugunan mo ang lahat ng mga requirements at may job offer mula sa isang Canadian employer, ay maaari ka mag-apply ng visa at work permit. Ang aplikasyon ay dapat gawin sa pamamagitan ng Canadian Consulate sa iyong sariling bansa. Dapat kang dumaan sa mga sumusunod na hakbang: gumawa ng account o magsumiti ng papel na aplikasyon. Mayroon kang opsyon na mag-apply online sa pamamagitan ng website ng Government of Canada gamit ang iyong mga credential o impormasyon ng iyong bank account. Kung hindi maaari kang mag-apply sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong dokumento bilang mga hard copy, isumiti ang mga application form na kinabibilangan ng IMM-1295, ang Application for Work Permit Made Outside of Canada, Schedule 1, Application for Temporary Resident Visa, IMM-5645, Family Information Form, IMM-5409, Statutory Declaration of Common Law Union kung kinakailangan, IMM-5476, Use of Representative Form kung kinakailangan, IMM-5475, Authority to Release Personal Information to a Designated Individuals kung kinakailangan. Magsumite ng mga sumusuporta ang dokumento na kinabibilangan ng ang iyong passport na dapat may visa na higit na 6 na buwan pagkatapos ng iyong nakaplanong petsa ng pagpasok sa Canada. Photocopy ng iyong passport at lahat ng mga pahina nito, 2 photos as per the photo requirement, valid job offer galing sa iyong employer, patunay ng immigration status kung ang iyong country of residence ay iba sa iyong country of citizenship, police record certificate, ang iyong resume or CV, ang iyong mga diploma at sertipiko ng edukasyon, kopya ng iyong marriage certificate kung kinakailangan. Kung ikaw ay magtatrabaho sa Quebec, kailangan mo ng Certificate d'Acceptation du Québec, CAQ. Ano mang iba pang mga dokumento na kinakailangan ng Konsulado ng Canada. Kumpletuhin ang medical examination. Pinakamainam kung dadaan ka sa medical na examination upang patunayan na ikaw ay nasa mabuting kalusugan. Magagawa mo ito sa alinmang lisensyadong doktor na maaring pumirma sa mga dokumento para sa iyo pagkatapos mong dumaan sa mga kinakailangang pagsusuri. Kung wala kang medical exam, hindi ka papayagan magtrabaho sa pangangalaga ng bata, pagtuturo sa elementarya o secondary school, mga trabaho sa health service, o mga trabahong pang-agrikultura. Upang hindi limitahan ang iyong mga pagpipilian sa trabaho, inirekomenda na kumpletuhin ang mga medical na pagsusulit or medical exam. Dumating sa visa appointment, maaaring naisin ng mga opisyal ng Canadian Consulate na makapanayam upang matukoy na babalik ka sa iyong sariling bansa kapag nag-expire na ang iyong open work permit at naging tapat ka sa iyong aplikasyon. Dapat kang dumalo sa interview sa takdang oras at sagutin ang anumang tanong na itatanong sa iyo. Maaari din nilang hilingin sa iyo na ibigay ang iyong biometric na impormasyon
pagkatapos ng interview na dapat mong gawin. Wait for processing. Kapag nagsubmit ka ng aplikasyon, mga dokumento, mga record ng medical exam at nakumpleto ang interview, pagkatapos ay maghihintay ka para sa pagpoproseso. Ang oras ng pagproseso ng Open Work Permit ng Canada ay maaring mula 3 hanggang 27 weeks depende sa country of citizenship. Pagkalipas ng ilang linggo ng proseso, makakakuha ka ng desisyon mula sa Consulate ng Canada. Travel to Canada? Kung ang iyong Open Work Permit ay inaprubahan ng Canada Consulate, maaari kang gumawa ng mga travel at accommodation arrangement sa Canada. Kapag nakarating ka sa Canada, ang mga opisyal ng Port of Entry Officer magsasagawa ng entry checking sa'yo. Titignan ang iyong mga dokumento at magtatanong tungkol sa layunin ng pagbisita mo at kung gaano katagal ka sa Canada. Ibigay sa kanila ang lahat ng iyong mga dokumento at sagutin ang lahat ng mga tanong dahil mayroon silang otoridad na hindi ka papasukin sa bansa kung pinaghihinalaan nilang hindi ka nagsasabi ng totoo. Maari bang dalhin ang dependent sa Canada na may open work permit? Pinapayagan kang dalhin ang iyong asawa o common law partner at menor de edad na mga anak sa Canada kapag nagtatrabaho ka doon sa isang open work permit. Dapat mong isama ang kanilang mga dokumento sa iyong aplikasyon upang masuri bilang isang pamilya. Pagkatapos na pagdating sa Canada, ang iyong asawa o common law partner ay maaari din mag-apply bilang isang open work permit sa Canada kung matutugunan nila ang mga requirements sa pagiging kwalipikado. Maaari bang mag-extend ng work permit bago ma-expire sa Canada? Oo, kung ang iyong permit sa trabaho ay may visa pa, maaari ka mag-apply ng extension sa Canada. Extend or palitan ang mga kondisyon sa iyong work permit. Kung mayroon kang permit sa trabaho na malapit na ma-expire o kailangan mong baguhin, dapat ka mag-apply para baguhin ang mga kondisyon dito. Dapat ka mag-apply upang ma-extend ang iyong permit sa trabaho nang hindi bababa sa 30 days bago ma-expire ang iyong kasalukuyang permit. Public policy. Open work permits para sa mga aplikante sa ilalim ng temporary resident to permanent resident pathway. Isang pansamantalang pampublikong patakaran ang nilagdaan noong July 4, 2021 upang mapadali ang pag-issue ng mga open work permits sa trabaho. Ang mga karapat-dapat na individual sa Canada sa ilalim ng proseso ng pansamantalang residente hanggang permanenteng residente, isang bagong pampublikong patakaran sa pag-issue ng mga open work permit para sa mga aplikante ng permanent resident na nag-apply sa ilalim ng temporary resident to permanent resident pathway. Ito ay nilagdaan noong April 21, 2022 upang maging epektibo noong June 6, 2022. Pinapalitan nito ang dating pampublikong patakaran, iyon ay epektibo mula July 4, 2021. Ang bagong pampublikong patakaran ay pahihintulutan ang pag-i-issue ng mga open work permit hanggang December 31, 2024 upang maiwasan ang pangangailangan sa mga pag-renew at palawakin ang pamantayan sa pagiging kwalipikado ng pampublikong patakaran sa Open Work Permit upang isama ang mga karapat-dapat na miyembro ng pamilya sa isang bansa upang makatulong na mapabilis ang muling pagsasama-sama ng pamilya. Benepisyo ng Open Work Permit. Marami ang naghahangad na magkaroon ng Open Work Permit dahil sa benepisyong binibigay nito na makapag-apply sa iba't ibang employer. Habang ang karamihan sa mga permit sa trabaho ay nakatali sa isang particular na employer. Ang isang Open Work Permit sa trabaho ay nagbibigay daan sa isang foreign national gaya ng mga OFW na magtrabaho para sa sinumang employer sa Canada at ang kalayaang lumipat sa lokasyon na nagustuhan. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay my live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko.
Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit Piece din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Ayan kabayan, dito ay napag-usapan natin ang work permit sa Canada. Permiso sa trabaho na particular sa employer o tinatawag na employer specific work permit. Open work permit sa trabaho. Ano ang open work permit? Sino ang maaari mag-apply para sa isang open work permit? Mayroon bang anumang mga kondisyon sa work permit sa trabaho? Paano mag-apply ng open work permit? Maaari bang dalhin ang mga dependents sa Canada na may open work permit? Maaari ba mag-extend ng work permit bago ma-expire sa Canada? Paano ma-extend o palitan ang mga kondisyon sa iyong work permit? Public policy ng open work permits para sa mga aplikante sa ilalim ng temporary resident to permanent resident pathway. Benepisyo ng open work permit? Kaya kabayan, ngayon ay meron ka ng kaalaman tungkol sa work permit sa Canada. Sana huwag sayangin ang pagkakataong mag-apply dahil nangangailangan ng 1,000,000 manggagawa ang Canada sa loob ng 5 taon. For more info tungkol dito, meron akong ginawang video tungkol sa 1 million job opportunity sa Canada. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong magalangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please, like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!